Gusto ko lang po sanang itanong ulit. Kasi po nakausap ko po yung brother ko na iba po yung pananampalataya nila, hindi po katoliko. Born again po sila na day by day. Ngayon po, nagkaroon po kami ng maayos naman po na pag-uusap. Kumbaga, curiosity rin po siguro nila, niya, sa Katoliko, ano yung natutunan, kasi nalaman niya na nandito kami sa ano, punto po punto, alam niya na may programa na ganito, aware siya, pero hindi ko po alam kung nakapanood na rin po siya. Bali, nagkaroon po kami ng maayos naman po ng pag-uusap. Kaya lang po, based po dun sa binanggit niya po sa akin, na sabi niya, i-research mo rin, sabi niya. O, baka kasi parehas lang naman daw po sila, tayo ng turo, parehas din daw sa kanila. Ang hindi lang daw po nila parang ino-honor is yung magisterium natin, which is yung hindi na kailangan daw ng authority, dahil wala naman daw sinabi si Jesus Christ na nung nawala siya, kahit binanggit ko na sa kanya yung sitas na sinabi ni Jesus Christ kay St. Peter, yung sitas na yon, hindi naman daw sinabi ni Jesus Christ na literal na kapag nawala ako, ikaw giging head of the church. Kasi ang paniniwala nila na si Jesus Christ, siya ang ama ng simbahan. Kaya sa kanila, parang hindi nila ino-honor yung pagsali na yung mga popa. Pagkatapos po, binanggit din po niya sa akin, yung si Constantine daw po kasi, siya lang daw po ang nag-form ng nagbigay ng pangalan sa mga pope. Doon lang daw po pumasok yung nag-appoint ng mga bishop sa pope. Ako po hindi ko po panaiintindihan yung kung paano po yung nag-work po dun sa history po na yon. Ang sabi niya po sa akin, i-research mo rin. Kaya gusto ko pong magtanong po sa inyo tungkol po sa Council of Trent. Sinabi niya rin sa akin sa Council of Nicaea, binanggit niya rin. At meron din po siyang binanggit na doon daw po sa may Jerusalem, meron daw po kong kasabayan na yung Jerusalem, ano yun? Jerusalem Christian Church na pinamumunuan daw po ni James. Na sinasabi daw po nila na sinasabi na anak daw po ni Mama Mary, kapatid daw ni Jesus. Doon lang po ako nag-react sa kanya kasi ako, alam ko naman na hindi totoo po yun. Nung sinabi niya po talaga yun, doon ako hindi kumpome. Doon ko po sinabi sa kanya. Pagkatapos doon daw mayroon din daw po, parang bishop na, ano yun, orthodox ba? O, parang nagka-clash daw po. Excuse me, Brother Glenn. Isa-isahin natin ha. Yung una, yung ano, sino yung una? Ang unang sinabi niya is Jesus Christ is the only head of the church. Hindi si San Pedro ang inatasan. Yun. Opo, parang ganun po. Pangalawa, ano yung pangalawa? Kay Constantino, nagsimula ang Papa? Appointed. Constantine appointed po. Siya po yung magisterium. Parang ganun kay po. Si Constantino ang magisterium. Yun. Nagsimula okay. Kay si Constantino ang nagpasimula. Opo, okay. Parang ganun po. Yung ikatlo? Yung ikatlo po, yung si James po, yung sa Jerusalem. James? Son of Mary? Opo, parang ganyan po. Brother of Jesus. Yan. Sa Jerusalem. Jerusalem Christian Church. Ito, i-download mo tong episode na ito, i-cut mo tong bahaging ito ng tanong mo at i-send mo doon sa nakausap mo. Maganda tong tanong mo. Opo, yun nga po. Gusto ko po makahingi po ng Brother, gusto ko pong makahingi po ng reference po para po makakal ko rin. At the same time yung masabi ko rin po sa kanya with regards po. Kasi maayos naman po yung
pakikipag-usap niya po sa akin. Kumbaga, siguro wondering din po siya. Siguro kasi kung ano po yung maisasagot ko with regards to sa mga questions po niya. Siguro sa isipan niya na ganun po yung katuwaan okay. po sa kanila. So una, si Pedro, hindi si Pedro ang inatasan. Hindi nila kinikilala yung ano, yung 121:15-17, hindi nila kinikilala yon. Hindi daw po sinabihan ni Jesus Christ daw na kapag nawala ako, literal, na kapag nawala ako, ikaw ang, ano, ikaw yung magtitigil. Sige, yun. Okay, so, pangalawa, si Constantino ang nagpasimula. Opo. Nang papa? Sa magisterium daw po. Nang magisterium. Okay, magisterium ng papa. Okay. Ikatlo, si James, son of Mary, brother of Jesus, sa Bishop ng Jerusalem Christian Church. Pang-apat. Opo. Ano yung pang-apat? Yung pang-apat po, Brother Jando, yung ano ko po, wala raw po tayong na si yung bones daw po ni St. Peter ay nasa Vatican. Isang bishop lang daw po ang nagsalita daw noon. Tapos yun na yung nangyari. Yun ano po. Yan? Isang bishop lang ang nagsalita na? Opo, yun lang daw po nagpasimula daw noon. Kumbaga sa kanya nagsimula, yung bishop lang daw nagsabi na nandito yung ano, sabi niya, yung bones ni ano ni St. Peter. Yung tomb. Pagkatapos yun na yung kinamit natin na ano, yung tomb. Nabasihan, parang ganun. Yung tomb. Punto. Opo, yung buto. Puntod ni ano, okay, puntod ni Peter wala daw. Buto. Yung buto po niya, ibig sabihin buto. Yung mga bones. Bones. Yung bones. Peter wala daw po talaga. Of Peter. Wala evidence daw po. Wala daw sa Vatican. Okay. Yun lang, apat. Opo, brother. Oh, sige. Ay, paisa-isa ito pa sa kung sa ating mga kasamahan, ano? Hindi daw si Pedro ang inatasan. Oh, pipili ako kung sino sasagot. Ang sasagot itong unang tanong, Brother Romel Palma. Brother Romel Palma. Yes. Itong dito ka focus, hindi daw si Pedro ang inatasan ni Kristo na pumalit bilang ulo ng iglesia. Okay, maraming salamat po no, Brother Jando sa pagbigay po ng kasagutan ng katanungan po at kay Brother Giselle and Glenn sa pagbibigay ng katanungan. Well, napakaganda po at napakalinaw naman po yung sinasabi po ng banal na kasulatan in regard po kay San Pedro. Kung siya ba ay tunay, siya ba ay totoo na inatasan, na siya ang sa kanya talaga no, ibinigay yung responsibility na pangalagaan yung ating yung iglesia na itinayo talaga sa kanya. Unang-una no, bago pa po na itatag itong ating Santa Iglesia ay pinagkatiwalaan na talaga at pinaliwanag pa ng Panginoon kung ano ba talaga itong si San Pedro, ano bang meron sa kanya. Kung babasahin natin po sa Mateo 16:16 hanggang sa 18. Pakibasa po, Brother Jando. Okay, babasa ako no sa Biblia. Mateo 16:19 siguro. 16:16 po. 16:16. Okay, 16:16 tuloy ko hanggang 18. Okay. Ito sabi dito. Ito. Sumagot si Simon Pedro. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka Simon na anak ni Jonas sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Yan po no, kapatid, napakalinaw at napakaklaro po yung sinabi diyan no. Noong pinahayag ni San Pedro kung sino po yung ating Panginoong Hesus, na siya po yung Kristo, sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, mapalad ka, Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y
hindi inihayag sa iyo. Hindi inihayag sa kanya. Pero bakit, paano na niya nalaman ito? Nang sino mang tao. Hindi tao pala yung humayag, kundi ng aking ama na nasa langit. Okay, ito yung point po natin. Si San Pedro ay pinagkalooban ng Diyos na Ama na malaman niya, makilala niya kung sino si Kristo. Yan. Ano pa kaya yung pagbibigay o pagbibigay ng responsibility sa simbahang ito, sabi ng Panginoon, no? At ikaw na Pedro na ikaw Pedro sa 18 at sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia. Sa kanya sinabi yan. Kay San Pedro po yan. At napakalinaw din po kung ano po yung responsibility ng isa pong pamahala ng iglesia. Siya po yung shepherd. Siya po yung nagpapakain po ng karnero. Ito po ay tumutukoy din po sa mga tao sa iglesia. Ito rin po yung sinabi ng Panginoong Jesucristo bago po siya umakyat sa langit. Sa Juan 21, sa talata po ng 16, kung babasahin po natin, kapatid. Eto, muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Sabi ni Jesus, alagaan mo ang aking mga tupa. Yan, alagaan mo ang aking mga tupa. Yan ang sabi ng Panginoon na napakaklaro. Aalagaan ang mga tupang sinasabi niya diyan ay yung talagang nasa iglesia niya. Kung hindi siya yung mamumuno sa iglesia, ang tanong dito, sino? Kung sasabihin natin si Kristo, kung si Kristo, eh bakit siya pa ibinigay kay San Pedro yung pag-aalaga? Alalahanin po natin, umakyat na yung Panginoong Jesucristo sa langit. Therefore, merong maiiwan dito na mag-shepherd ng kanyang mga karnero. Sino yon? Walang iba kundi si San Pedro. Yan po yung napakaklaro na sinabi po ng banal na kasulatan para po sa atin, no, na si San Pedro talaga ay ang unang, ay talagang ito ay pinagkalooban ng Panginoong Jesucristo na siya po yung mamumuno sa ating simbahan, no? Una pong Santo Papa ng ating simbahan. Yan lang po yung muna yung mabibigay natin. Baka merong karagdagan, Brother Jando at Brother Glenn and Giselle. Okay, so ito. Magdadagdag lang ako, isa lang. Binasa na, 121:16, na si San Pedro pinaalagaan. Yan ba existing in reality o based lang sa sarili naming unawa? Eh di magtingin tayo sa referensya sa realidad. Ito ang sinasabi sa The World Book Encyclopedia, Volume 16, page 407. The earliest Christians relied on the apostles, including James, doon sa Jerusalem, ha? Including James. Oh. Led by Saint Peter as their authority in settling questions of doctrine and government. So, si Saint Pedro para ang leader. So, punta tayo doon sa ikalawang tanong. At ang ikalawang tanong ay nasa ano? Si Constantino daw ang nagpasimula ng magisterium ng Papa. So ibigay naman natin ang pagsagot kay, sino kukunin ko para sumagot dito? Ang sasagot dito ay si Brother Wendell Talibong. Brother Wendell Talibong. Okay, maraming salamat, Brangendo, at sa naturang katanungan. Ito ang paiwatig na sila nagbasa ng history. Di ba? Dahil ginamit nila ang history na patungkol sa conversion of Emperor Constantine. Pero ang problema lang, ito din ang katunayan na ang history ay ginamit nila na story. Bakit? Kung tingnan po natin ang history, si Emperor Constantine, siya ay na-convert sa simbahang Katoliko. No? Tingnan natin ang kasaysayan, ipakita ko sa inyo itong aklat na ito.
na palaging ginamit din sa Iglesia ni Cristo ang Modern Times and the Living Past sa pahina 206. Ito po, Constantine supported Christianity. The story of his conversion to the Christian belief is one of the most picturesque of history. During the war, ayun, sa digmaan na nakakita siya ng sa langit na cross na may nakasulat inscription En hoc signo vincis, sa pamamagitan nitong cross, by the sign thou shalt conquer. With this cross as his battle sign, he pressed on victory against the rival prince, while his victorious troops were returning from the field. Constantine solemnly declared that henceforth he would support the religion whose sign was the cross. Okay, yun po ang conversion of Emperor Constantine. At kung tingnan naman natin ang aklat na ang pamagat ay World History by Lani Goldman, ang nakasulat po, after the conversion of Emperor Constantine, he stopped the persecution of Christianity. And he declared the Catholic Church as the official state religion of the Roman Empire. No? So, na-convert siya si Emperor Constantine. Wala tayong mabasa sa kasaysayan na si Emperor Constantino ang nag-appoint ng mga papa o bishop. Nagkaroon lang sa kasaysayan na tinatawag na General Council, First Council of Nicaea 325 Anno Domini. Ito mabasa natin sa kasaysayan, The Living Past, 208 page, no, na mabasa natin. Sa taong 325, nagpatawag siya ng mga obispo na magsagawa ng pagpupulong doon sa Nicaea, sa Asia Minor, upang tatalakayin tungkol sa isyo ni Arios, na si Arios ay nagtuturo na si Kristo ay hindi Diyos. So, siya ang nagpatawag. Bakit niya ay pinatawag yon? Dahil natakot si Emperor Constantine na sa pamamagitan ng higwaang may kaugnayan sa theology, ito'y magiging hati-hati ang Kristiyano na nagiging official state religion. So ngayon, kung kanilang tinanggap ito na history, ngunit ginamit nila na story, una, kung hindi nila paniwalaan na si San Pedro ang unang papa dahil si Emperor Constantino ang magisterium, saan po ba nila nabasa na si Emperor Constantino ang nagsimula ng magisterium? Wala. Ha? Siya bilang pinuno sa imperyo, pinatawag niya at sinuportahan niya ang simbahan upang magpulong. Upang magpulong sa Asia Minor, upang tatalakayin ang Asia tungkol sa likas na kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo. Ngunit sa kasaysayan, sa World History by Lani Goldman, ating mabasa si Emperor Constantine ay nakadalo sa pulong, ngunit as observer. Eh, dahil wala siyang alam tungkol sa theological discussion, observer lang siya para sa kapayapaan. Ah, no? Okay. Ibalik ko. Kung hindi tatanggap ang mga kapatid nating born again, hindi, talagang hindi naman sila tatanggap na si San Pedro ang unang papa, dapat gamitin lang history. Kung hindi si San Pedro ang unang papa, sino? Makapagturo ba sila? Di naman pwede na sila mismo mag-correction
At hindi nila alam ang answer. Halimbawa, sabihin ko, ang nasa kamay ko ay kulay puti. Sasabihin nila, hindi yan puti. Mali yan, Brad Rindel. Hindi yan puti. O sige, kung hindi ito puti, anong kulay ito? Ngayon, ang kasaysayan nagsasabi na si San Pedro ang unang papa. Halimbawa, sa Webster's Dictionary, page 544, ang nakasulat sa definisyon ng Peter. Peter, masculine proper name, Simon Peter. Fisherman of Galilee, one of the 12 apostles, and the first pope of the Roman Catholic Church. Yon ang kasaysayan. Si San Pedro ang unang papa. Kaya yung papa, kinuha yan sa San Mateo 16:18 nang ipinahayag, ginamit yan kanina ni Brad Romel, sa original Aramaic Bible, ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo, "Ap ina amarnalak datu kepa wi alhadi kepa ebne leti." So, diyan kinuha ang title na Papa. Pietri Apostoli Potestatem Accipiens. Si Pedro Apostol tumanggap ng authority o kapangyarihan. So, walang ibang apostol na sinabihan ng ating Panginoon Jesucristo, "And so I tell you, Peter, upon this rock," sa ibang salin, "you are a rock, and on this rock foundation, I will build my church." Si San Pedro lang. Kaya kung tingnan natin ang Gawa Kapitulo 15, versikulo 7, malinaw ang sabi ni San Pedro. Sabi niya, sa pagtindig niya, sa mataas na diskasyon, anong sabi ni San Pedro? "Mga kapatid, alam ninyo na ako'y pinili sa Diyos mula sa inyo." O di po ba? Ang mga apostol ay pinili na ng Diyos. Pero mula sa mga pinili, meron pang pinili si San Pedro na binigyan sa San Mateo, sa Juan 21:15 ng authority. "Simon, do you love me? Feed my sheep." Ano po bang ibig sabihin ng feed my sheep? Jeremiah chapter 3 verse 15. "I will give you a pasture with all my heart, and he will feed you with knowledge and doctrine." Kaya, kung ginamit nilang history, sana idretso na nilang pagbasa. Huwag nilang gamiting history. At kung sasabihin nilang, "Hindi yan totoong buto ni San Pedro, nangkin lang ng Simbahan Katolik," may batayan ba sila kung si kaninong buto yon? O buto ba yon ng aso o ano? Hindi, no? Dahil tayong mga Katoliko, halimbawa, si San Pablo, saan siya inilibing? O may libingan si San Pablo? Nasa Protestante, nas born again ba? Nasa Basilika ni San Pedro, San Pablo sa Roma. Kung hindi iyan tunay na buto, saan ang tunay na buto? Dapat ibigay nila. Hindi pwede mangoreksyon sila, ngunit hanggang koreksyon lang at hindi makapagbigay ng tama. Di po ba? "Argumentum contra factum non valet, an argument which is contrary to the fact cannot be accepted." Yun lang po, Brajando. Okay, thank you, Brother Wendell. At saka may inihan na ako rito. Sabi dito, teka ha, ano ko muna? Dito ako sa browser, yan. Silipin ko muna tong browser natin. Ito. Ito yung ating list of popes. Yan ha. Yan ang ating list of popes. Kung tuto siya sa San Pedro ang unang pope, edi try natin dito sa pangalawa. Saint Linus. Saint Linus, AD 10. Sa 54 to 58. Oh, yan. So, 69. Yan, si Linus. Ngayon, kailan ba ipinanganak si Constantino? Si Constantino, ipinanganak si Constantino year 272. Ha? Year 272. Ngayon, sino ba ang Bishop of Rome o Papa noong taong ipinanganak si Constantino? Ito, maganda ito, ipakita ito sa kaibigan mo. Para 272, tingnan natin ha.
Okay, 272. Sino ba ang papa sa 200? Oh, ang haba oh. Ang dami, ang taas ng tinakbo ko. Yan oh. Oh, hanapin natin. Sino ba ang papa sa year 272? Ha? Huh? Tama ba to? Oh, sobrang layo ko na. Date, age, start, and of Papa C, 50. Oh, ang layo, ang layo. Dami ko na. Marami na akong inabutan na papa. So, dyan pa lang, giba na yung argumento niya. Dito naman tayo sa, ano, sa Remains of the Apostles, ano? Eh, teka, hinahanap ko pa kasi. Eto, yung mga labi. O, yan o. Sabi na, wala daw ebidensya. Wala raw ebidensya. Tombs of the Apostles, isang bishop lang daw ang nagsalita. Walang ebidensya. Ayan o, Peter. Saan inilibing? Sa St. Peter's Basilica. In Vatican City, Rome, Italy. Doon pa. Yung buto. Tama si Badwindi. Kano yung buto yun? Hindi ka San Pedro yon. Si San Andrew. Saan inilibing? St. Andrew's Cathedral. Hindi yan born again. Si James the Great. Saan inilibing? Sa Santiago de Compostela. Oh, Cathedral Basilica. Katoliko pa rin. Si Apostle John, saan siya inilibing? Dito sa Basilica of St. John in Ephesus. Sa Epeso. Oh. San Felipe, saan inilibing? The Church of the Holy Apostles. Oh, simbahan ng Katoliko pa rin to ah. Bartolome, saan inilibing si Bartolome? Sa Basilica of St. Bartolomeo on the island. Oh yan, sa Rome, Italy pa rin. Simbahan Katoliko pa rin. Si Mateo, saan inilibing si Mateo? Dito, sa Salerno Cathedral. Ah, Katoliko pa rin. Si James, son of Alpheus, saan inilibing? Sa Cathedral of St. James in Jerusalem. Oh, sa ano pa rin? Santo Tomas, saan inilibing? Sa San Tom Basilica. Oh, simbahan Katoliko pa rin. Oh, Simon Peter, St. Peter's Basilica in Rome under the St. Joseph altar with St. Jude. Oh, yan o. Walang ebidensya. Oh, Judas, saan nilibing si Judas? Ayun, sa Judas Tadeo, saan nilibing? National Shrine of St. Jude sa Asanto. Oh, yan, dyan siya nilibing, oh. Oh, de, yun, nandun yung kanyang buto. Oh. San Matias, saan inilibing? Sa St. Matias Abbey. Oh, Germany. San Pablo, saan inilibing? Basilica of St. Paul outside the walls. Oh, Roma pa rin. Judas Iscariot, saan inilibing? Ah, sa Valley of Hinnom. Doon siya inilibing, sa Valley of Hinnom. Ngayon, saan yung sinasabi niya wala rong ebidensya? Ba't may ebidensya? Oy, ayan, napakaganda. Tinanong mo yan sa punto por punto na may natutunan kayo ngayon. Okay, sa ikatlong tanong naman niya, si ano daw? Si James daw, son of Mary, brother of Jesus. Okay, bigyan natin to kay Brad Tata. Totoo ba Brad Tata na si St. James ng Jerusalem Church? Jerusalem Church ay son of Mary, brother of Jesus, brata? Okay, bago natin sagutin yon, Brother John Do, mayroon ding allegation ng ating mga kapatid, especially yung mga SD at saka Iglesia ni Cristo, na malabo yon na unang Santo Papa si San Pedro dahil po ang title ng Pope nag-start na nasa 7th century na. So paano naging Santo Papa si San Pedro ng title sa Pope ay nag-start na po sa 7th century. So, yun lang ating sagutin lilinawin bago natin sagutin yung patungkol kang Apostle James. Kung tingnan natin, totoo naman yun. Pero ngunit, kung tingnan natin, pinanggit na kanina Brother Wendell na ang acronym po sa Papa ay Peter Apostoli Potestatim Accipiens. Kung tingnan natin sa World History, the World Book of History, ate mo nang ate naman tong niready kanina na sabi nito na ate mo nang basahin. Bago natin basahin ang Biblia. Naturang word, the World Book
Encyclopedia, volume 13 sa page 6491, ganito ang ating mabasa. Pope is the name of the Bishop of Rome and the father of his, or spiritual ruler of the Roman Catholic Church. The great organization regards him as its visible head. Christ being the invisible head, although kinukot sa naturang referensya, speaking of the word book encyclopedia is non-sectarian yun, sabi nito, Catholics believe that the office of the Pope was founded on the words of Christ, Matthew 16:18. So, yun ang supporting natin na bakit si San Pedro naging Santo Papa, dahil po siya po ang unang-una sa 12 apostol, si San Pedro lang pangalan ang iniba o pinalitan ng ating Panginoon Jesus galing sa Simon, naging Pedro. Right. Dito tayo sa Biblia, yung Dewey version o Latin Vulgate by Monsignor Manuel Yap sa unang sulat po ni San Pedro, yung maikling kwento, although Bisaya to, atin mo na yung Tagalogan na lang natin. Si San Pedro, kibali heading yun, maikling kwento sa epistle po, epistola po ni San Pedro, First Peter, yung unang sulat niya, apostle, epistola. Si Pedro na anak ni Juan, taga Bethsaida, Galilea, kapatid ni San Andres, prinsipe sa mga apostolis, nitatag ng simbahan sa Antioquia, siya po ang unang obispo. Nangaral sa mga Hudyo sa Asia Minor at nagpunta sa Roma sa ikalawang tuig ni Claudio, AD 42. So, ibig sabihin na karating si San Pedro sa Roma, AD 42. Dahil po, para po, pagsumpo ni Simon Mago, nag-attend po siya sa konsilyo sa Jerusalem, AD 49. Unang obispo sa Roma. O, si San Pedro, dito, unang obispo sa Roma nga, natagalan hanggang 25, o sa Tagalog pa, 25 years. 25 taon, brata. Tumagal siya doon ng 25 taon. From AD 42 hanggang AD 67, dahil na pinatay sila ni Nero sa ito ang katapusang taon ni Nero, 67 AD. Kung dito tayo sa Europe before modern times, Brian, kung tingnan natin yung nag-reaction mga kapatid natin, mahilig magamit ng history o kasaysayan pero hindi lang marunong mag-research o mag-unawa. Kung tina natin sa Europe of Modern Times by Brian, sa page 131, Nero, AD 64 hanggang 68 AD, was the first emperor to persecute the Christians. His action against them, however, was limited to Roman. The Christians were blamed for the burning of the city and for other unspeakable crimes. Saints Peter, Paul, and Andrew were among those martyred in this period. Saan po na martyr o dipinatay si San Pedro, si San Pablo, at saka si St. Andrew? Sa Roma, hindi naman. O sa Roma sila pinatay, naturo na lamang na ang kanilang mga buto, ang kanilang libingan, nandyan sa Roma, hindi sa US, hindi sa Pilipinas. Diba? Mahirap din na sa Roma na patay. Ipinag si San Pablo, beheaded, kinugutan ng ulo. Bakit po si San Pablo ay pinugutan ng ulo at sa si San Pedro napako sa cross? Dahil po, yung punishment po, yung maituturing natin sa panahon po sa Roman Empire, nga mayroon silang national punishment, kumbaga, pag ang isang tao
nakakommit ng heinous crimes such as murder, robbery, rebellion, intended for the Roman, intended for the slave or the non-Roman citizen. Si San Pablo is nakilala na isang Roman citizen, hindi siya pwede pako dahil po ang iyong punishment na pako sa cross para lang yon sa mga slave o sa mga non-Roman. So yun ang dahilan na si San Pedro ay hindi ipinako sa cross, pinugutan lang ng Paulo. So yun, kung ang mahirap, Brother John, Brother at ang magkasamahan, yung isang leader ng simbahan, pag before siya tumaliwan, mamatay, hindi siya mag-appoint sa kaniyang right hand na yan ang successor sa kanya, yun ang dahilan na magkaano, magkahati-hati, katulad ng Islam. Mayroon ng 72-6 dahil po nga si before namatay si Muhammad, wala siyang inapuyin sa porkalips niya, yung tatlong haligi niya, na sino ang kapalit niya, ang pumalit niya. So, nag-agawan sa kapangyarihan. Even si Gregorio Aglipay, before namatay si Gregorio Aglipay, hindi niya, wala siyang inapuyin kung sino si Puniserva o si Dolores Reyes. So, nag-agawan silang dalawa. Ayun ang dahilan na naging dalawa ang Aglipayan. So, iba pang mga sitna. Ngunit ang ating Panginoon Jesus, bago siya umakyat sa langit, inappoint niya si San Pedro naging visible head, yung binasa kanila ni Brother Romel, San Juan 21, 1521. Dahil po, sa San Juan 10:11, sabi ng ating Panginoon, ako po ang mabuting pastol. So si Kristo ang mabuting pastol, ang pagkamabuting pastol niya, binigay niya kang San Pedro sa San Juan 1521. So yun lang, kung tingnan natin ang iba pang mga kasaysayan, wala na si malinaw na malinaw nga si Emperor Constantine na convert lang po sa Kristyanismo. So dito tayo sa tanong, sorry po, nagsishare lang po ako dahil po yun ang ating encounter sa ating mga kapatid na mayroon silang paratang na hindi malabo na ang ating si San Pedro naging Papa sa Roma dahil po nag-start po ang ang doktrina o title sa Pope sa panahon na po sa 7th century. Dito tayo, ang si James is brother of Jesus, yan ang tanong, Brother John Do? Yes, yan. Yes, brother. Yes, yan. Yan ang tanong. Okay. Kung ating pakibasa, Brother John Do, yung Gawa 1.13, lalong-lalo na sa King James Version. Okay, basahin natin no, sa Gawa 1.13. Ito ang sinasabi sa King James Version. Okay. Una-una, ang ano lang, yung Matthew 10:2 muna. Matthew 10:2 tayo. Okay, ganito sinasabi sa Matthew 10:2. Ang sabi po dito is, ang mga pangalan nga ng 12 apostol ay ito. Ang unay si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo at ang kanyang kapatid na si Juan. So, malinaw na iba ang ama ni Santiago, si Zebedeo, at ang kanyang kapatid ay si Juan Apostol. Diba? So, hindi, yes. Dili si St. Joseph ang ama ni Santiago. Hindi. So, ibang ama. Kung dito, yung Acts chapter 1 verse 13. Acts chapter 1 verse 13. At nang sila'y magsipasok sa bayan, ay nagsiakyat sila sa silid sa itaas na kinatitirahan nila ni Pedro at ni Juan at ni Santiago at ni Andres, si Felipe at ni Tomas, ni Bartolome at ni Mateo, ni Santiago na anak ni Alfeo at okay, ni Simong Masikap. So, dalawang Santiago na apostol. Ang isa yung malaki, ang ama niya ay si Zebedeo.
Ang pangalawa, yung Simon na yung ano po ba yung sa damay at dako, maliit, Brother John, do? Parang, di ba? Anak ni Alfio. So yung dalawang apostol na, dalawang John sa apostol, ang isa, ang ama si Zebedeo, at ang isa ay si Alfio. Paano naging brothers ng ating Venusos? Ngunit kung tingnan natin ang kultura po ng mga Hudyo, kahit na relatives lang o kahit na pamangkin ay tawagin nilang brothers. Hanggang ngayon, Brother Zando, di ba? Tayo sa Team Porto Pulpunto, bakit magtawagan tayo ng brothers na hindi naman tayo ay isa ang ating magulang? Di ba? Sa biological, bakit magtawagan tayo ng brothers? Dahil po yun ang ating tawagan bilang mga manampalatayang Katoliko kahit na sa ibang sikta. Brothers din ang tawag sa kanila. So, yun, Brother Jando, hindi totoo na ang ating Panginoon Sos at ang si Santiago ay sila po ay magkapatid. May ibang ama ang dalawang Santiago na mga apostol. Yun lang ating maisagot, Brother Jando. Back to you. Maraming salamat sa pagkakataon. Tatlo yung Santiago ang alam niya. Isa anak ni Alfeo, isa anak ni Sibideo, isa anak ni San Jose. Pagundel. Pakibasa, ito kasi ang gagamitin nila, Mateo Kapitulo 13, versikulo 55, Rodjando. Okay, 13:55 ni Mateo. Ito, patingnan natin kung ano yung kanilang batayan, ano? Sabi dito, hindi baga ito ang anak ng aluwagi? Hindi baga tinatawag na Maria ang kanyang ina? At Santiago at Jose at Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? Iyon ang kanilang mga batayan, no? Mateo 13:55. Pero napansin niyo ba, mga kapatid, na ito'y tanong ng mga Hudyo na hindi naniniwala ng ating Panginoong Hesukristo? At ang form of inquiry, form of question, hindi po yun ibig sabihin conclusion. Dahil kung tama itong kanilang paniniwalaan na nakasulat sa Mateo 13:55, is not this the carpenter's son? Ibig sabihin, anak talaga siya ni San Jose. No? So, yun ang isa sa mga ginagamit nila. Okay, Brother Jando? Yan. So, yun po ang sagot po namin. Ate. Yes, Brother Jandre, go ahead. Dagdagan lang natin yung apostasy sa taong 55 para mabigyan din ng sagutan yan. No? Kasi mababasa natin yan. Ang yan talaga hindi magkapatid yan ni Jesus, si Jose at si Santiago. Kasi kung babasahin natin, Brother Jandre, sa Mateo 27:56, pakibasa po. 27:56. Ito ang sabi, nasa mga yaon ay si Maria Magdalena at si Maria na ina ni Santiago at ni Jose at ang ina ng mga anak ni Zebedeo. No, si Santiago at si Jose magkapatid, no? Ina ni Maria. Sinong Maria yan? Maria yan na pinsan ng ina ni Jesus na si Maria din. So magpinsan yan sila. Saan yan mababasa? Juan 19:25, bro. 1:19:25. Oh, kapaulan na ng talata to. Ang mga bagay ngang ito ay ginawa ng mga kawal. Datapwat nangakatayo sa piling ng cross ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid ng kanyang ina na si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Yan, malinaw po na yung Maria na binabanggit na ina ni Santiago at Jose, ina yun na kapatid ng ina ni Jesus na si Maria na si Mama Mary. Hindi yun si Maria na ina ni Mama Mary. Yan lang ang kadagdag mo dyan po. Okay. Thank you. So, ate, okay na ba yan? Brother Jando, the same, lilinawin ko lang po, the same po ba yun? Yung sa yung James na sinasabi nila na head ng Jerusalem Christian. Yes. Yes. Nakasabay nung kay Constantine. The same po 'yon. Yes.
ang Santiago na apostol, dalawa lang ang apostol na Santiago. Ang isang Santiago anak ni Alfeo, ang isang Santiago anak ni Zebedeo. Wala akong nabasa na merong Santiagong anak si Jose. Para sabihin kapatid na sa laman ni Kristo. Maliba na lang. Maliba na lang kung mapaton Brother Glenn, maliba na lang Brother Glenn kung mapatunayan nung kausap mo na tatlong Santiago ang may tatlong Santiago sa mga apostol. At yung ikatlo, yun ang anak ni Jose at ni Santa Maria. Pag napatunayan niya na merong ikatlong Santiago sa apostoles, at yung ikatlong Santiago na yon ang siyang anak ni Santa Maria at saka ni San Jose, ay may punto siya. Pero, kung wala siyang mababasa na may Santiago ang anak ni Santa Maria at saka ni San Jose, ay panaginip lang po yon. Brajando. Yes, Brad Wendell. Yung James na bishop ng Jerusalem, the first bishop of Jerusalem during the first council sa year 50, nababasa natin sa Gawa Kapitulo 15, yun po ay si James, son of Zebedee. Ayun. So, i-take note na yun, Brother Glenn. Sa kanya po ba nagsimula yung East Orthodox? Ang binanggit po niya kasi yun eh. Hindi po. Dahil ang Orthodox, labas lang yun sa taong 1054. 1054 nang si Patriarch Michael Cerulelius ay tumiwalag, no? So doon nagsimula ang Orthodox. Pero tandaan natin, ang simbahang Katoliko mula pa noon nang itinatag ay meron ng tinatawag na Eastern and Western Churches. Yung Western, yung sa Roma. Yung Eastern, yung ang Jerusalem, Antioquia, Constantinople, yun po ang tinatawag na Eastern Churches. At ang Orthodox 1054 na yun, lumabas. Okay. Yun. Ngayon, take note nyo yun. Ang naging Bishop of Jerusalem ay anak ni Zebedeo na Santiago. Ngayon, ipaprove mo sa kanya na si Zebedeo at si San Jose ay iisang tao lang. Pag na-prove niya yan, makakapunto siya. Pag hindi niya na-prove na si Zebedeo at saka si San Jose ay iisang tao lang, panaginip lang yun. Thank you, Brother Glenn.